amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Salamat, Panginoon, sa magang ito sapagkat kami po'y nagpupuri sa inyo at nagpapasalamat na kayo po ay nagbigay sa amin ng bukas na pagkakataon upang muling maipahayag ang inyong salita sa aming kalagitnaan. Nawa magsalita kayo ng umaga sa aming pong mga kaibigan, sa aming pong mga customer na ngayon na naririto. Nawa kayo po ang siyang maghari sa kanilang puso, mangusap sa kanila pong buhay, upang marinig ang iyong pong panawagan na kaligtasan sa bawat isa na narinito. Salamat po, Diyos. Ang lahat ng ito ay aming binabalik sa inyo, lahat ng kapurihan, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Magandang umaga po muli sa inyong lahat. Kami po ay magbabahagi sa inyo ng salita ng Diyos. At nais ko pong sabihin sa atin na tayo po ay nangangailangan po ng salita. Salita po ay napakalaga sa ating pong buhay. Mahirap pong imposible pong mabuhay na walang salita. Sapagkat ang salita, ito po yung expression ng ating emotion, expression ng ating pong isipan, ng ating puso, ng ating damdamin. Kung wala pong salita, maaaring hindi po tayo magkaintindihan, sinyasan lamang. Ang salita po ay maaari po manggaling sa bibig natin directly o di kaya naman sa pamamagitan ng sulat. Imposible po na wala pong salita sa mundo. Halimbawa, kung kayo po ay mamimili rito at hindi po alam kung anong sasabihin, wala pong salitang lumalabas, hindi natin alam paano magtanong.
magkano ito o ano ba itong klase, anong yari ito. So hindi magkakaunawaan. Lalo na po kung halimbawa dalagat binata, ang binata po hindi po niya may sasabi sa babae kung ano yung nasa damdamin niya, kung ano yung nasa isipan niya, kung ano yung plano niya para doon sa isang babaeng minamahal. So hindi rin alam ng babae kung ano yung plano ng lalaki, kung ano yung damdamin ng lalaki, kung ano yung pag-ibig ng lalaki sa kanya kung wala pong salita. Ganon din po sa Diyos. Sa Diyos po, nagbigay siya ng salita sa atin, sa lahat ng tao sa mundo, ipinadala niya ang kanyang salita upang maunawaan natin ang kanyang plano sa ating buhay. Upang maipayag sa atin ang kanyang layunin sa ating buhay. Upang magturo sa atin nang sa ganun makilala natin siya sa pamamagitan ng kanyang naisulat na salita, sapagkat sa kanyang naisulat na salita ay doon po natin malalaman kung sino ang Diyos, kung sino si Kristo, kung sino ang dapat kailangang makakilala sa kanya. At sa salita po ng Panginoon, diyan natin malalaman ang daan ng kaligtasan at ang pinakamabigat po rito. Dito rin po natin malalaman na mayroon pong kapamakan sa impyerno ng apoy. Kaya napakalaga po ang salita ng Panginoon upang ipahayag sa atin ang kanyang pagliligtas, upang ipahayag niya sa atin ang kanyang pag-ibig. So ngayon po, ano bang mayroon ang salita? Ano ba ang kailangan kong marinig tungkol sa salita ng Diyos? Ano ba ito sa aking buhay? Anong kaugnayan nito? Kung ganun, yung palang salita ng Diyos para may payag sa atin ang kanyang layunin, ang kanyang plano, ang kanyang pag-ibig sa atin at pagbibigay ng babala, napakalaga ito. Na gusto kong basahin sa banal na kasulatan kung gaano po kalaga ang salita ng Diyos. Babasahin ko lang po sa John chapter 1, verse 1 to 3, ganito po ang pagkakasabi. John 1, chapter 1, verse 1 to 3. Sabi, ganito po ang sabi. Sa simula ay ang salita. At ang salita ay kasama ng Diyos. At ang salita ay Diyos. Sa simula ay kasama na siya ng Diyos. Lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya. At kung wala siya, ay hindi nagawa ang anumang bagay na ginawa. Kung wala po ang salita, wala po tayong makikitang bagay na ating makikita sapagkat siya ang pinagmulan ng lahat ng ito. No, bago natin alamin kung sino at ano itong salita, tayo muna ay humingi ng gabay sa Panginoon sa paglalahad ng kanyang salita ngayong umaga. Muli, Panginoon, nagpapasalamat kami na kayo po ay kasama sa mga pangangaral ng iyong salita. Buksan niyo po ang aming isipan. Dalangin namin ang iyong banal na espiritu na siya magbigay ng liwanag ng kaunawaan. Maraming salamat po itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Una po sa ating binasa, makikita natin dyan na ang salita o ang salita ng Diyos ay Diyos. Ang salita ng Diyos ay Diyos. Napakaganda pong tignan yan. Napakalaga parang salita sapagkat ang salita ng Diyos ay Diyos. Ganito po ang sabi. Sa simula ay ang salita at ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Napakalaga po ito. Ang sabi po rito, bago palikain ang simula, nag-exist na ang salita. Now, ang salita pong ito na Diyos, siyang nagsimula noong simula. Hindi natin alam kung kailan nagsimula ang simula. Ang simula po ay nagsimula noong likain ng Diyos ang simula ng time and space. Wala pa pong time and space, andun po ang salita sa eternity past. Nandun na siya. At ipinapakita sa atin dito ng salita ay Diyos sapagkat Diyos lamang ang makapagbibigay ng salita ng beginning. So ang salita po ng Diyos ay eternal. Kaisa siya ng Diyos sa lahat ng bagay, sa lahat ng kapangyarihan, sa lahat ng layunin, kaisa na siya ng Diyos. At siya ang lumika ng lahat ng bagay. Wala pong bagay na umiral, umigze sa ating panahon ito na kung wala ang salita.
siya ay manlilikha. At tignan niyo ang sabi sa verse 3 hanggang 4. Lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya, at kung wala siya, hindi nagawa ang anumang bagay na ginawa. At ang karugtong po sa verse 4, nasa kanya ang buhay. Yung salitang ito, taglay niya ang buhay. At ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. Ang buhay na nagbumula sa kanya, ibinahagi niya sa mga tao. Kaya tayo nakakalakad, yun ang ating ilaw. Yun ang nagbibigay sa atin ng kakayanang mag-isip, kakayanang kumain, kakayanang magsalita, kakayanang maglakad, sapagkat yun ang nagbibigay liwanag ng ating buhay. Ang salita ng Panginoon ang siya nagbigay ng ilaw na ito. Kanya nga, yung salitang ito, walang bagay na hindi nalikha sa pamamagitan niya. At kaya pa ng sinabi ni Pablo, babasahin ko lang, Colossians chapter 1 verse 15 to 17, ganito ang pagkakasabi ni San Pablo. Siya ang larawan ng Diyos. Yung salita po, ang larawan ng Diyos na hindi nakikita. Ang panganay sa lahat ng mga nilalang. Now, medyo alam na natin to, panganay, no? Ang sabi po diyan sa ibang Bible, begotten, no? Begotten Son of God. Siya ang panganay sa lahat ng nilalang, meaning to say, siya yung nagsimula ng lahat ng bagay, siya ang nag-create. Sapagkat sa pamamagitan niya, nilalang ang lahat ng mga bagay sa langit at sa lupa. Ang mga bagay na nakikita at ang mga bagay na hindi nakikita, maging mga trono o mga pagkapanginoon, maging mga pinuno o mga may kapangyarihan, lahat ng mga bagay ay nilalang sa pamamagitan niya at para sa kanya. So yung salitang ito ay Diyos naglikha ng lahat ng bagay para sa kanya. Ngayon, ano po at sino ang salitang ito na Diyos? Now, ang salita po ng Panginoon, magsasabi rin sa atin kung sino siya. At ipong basahin sa mga susunod na mga talata, John chapter 1, verse 14, ganito po ang pagkakasabi. At naging tao ang salita at tumahang kasama namin. Ito'y patotoo ni San Juan o John the Beloved. At nakita namin ang kanyang kaluwalhatian, kaluwalhatiang gaya ng sa tanging anak ng Ama, puspos ng biyaya at katotohanan. Now, ito pong salitang ito ay nagkatawang tao. At sinabi dito, siya ang may kaluwalhatian ng pagiging anak ng Ama, bugtong anak ng Ama. Sino itong bugtong? The only begotten of the Father. Kundi si Kristo. Siya po ay Diyos, siya po ay salita noon, kasama ng Diyos, at siya ay Diyos, at siya ay kasamang lumikha ng lahat ng bagay, at ang lahat ng bagay ay para sa Kanya. At upang makilala natin, siya po ay nagkatawang tao. Now, paano po siya nagkatawang tao? Siya po ay ipinanganak sa pamamagitan ng normal na kapanganakan tulad ng tao. Na alam naman natin kung sino po ang nag-anak sa Kanya. Walang iba kundi si Maria. Now, tignan natin bakit siya ipinanganak at bakit siya nagkatawang tao. Matthew chapter 1 verse 21, ganito ang pagkakasabi. Siya ay manganganak, at tinutukoy ito si Maria, siya ay manganganak ng isang lalaki at ang pangalang itatawag mo sa kanya ay Jesus. Napakalinaw na po ito. Nagkatawang tao ang Diyos na dati salita. Ngayon po'y pinakilala sa atin na siya po'y magkakatawang tao sa normal na paraan sa pamamagitan ng isang babae na si Maria at ang pangalan niya ay Jesus. Ano po ibig sabihin ng Jesus? Ganito pong sabi, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Ang ibig po sabihin ng Jesus ay tagapagligtas. Kanyang ililigtas ang kanyang bayan. Kaya ang tanong ko po sa inyo, kayo ba'y kabilang sa bayan ng Diyos na kanyang ililigtas? Maring sabihin ninyo, ito ang bayang Israel. Wala na pong Israel ngayon, nangalat na po sila. Siya po ay tatawag ngayon sa kanyang bayan na naliligaw upang iligtas. Mayroon po siyang bayan na ililigtas. Saan po? Sa kahirapan,
Yung bang sinabi rito, sa kahirapan, sa karamdaman, mayroon din pong kaligtasan dyan. Pero ang layunin talaga nitong salita na nagkatawang tao na walang iba kundi si Jesus sa tagapagligtas ay upang iligtas ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Yung po yung number one na layunin ng Diyos, kaya ipinadala niya ang kanyang salita na ipinagkatawang tao na ang pangalan ni Jesus sa tagapagligtas dahil iligtas niya ang kanyang bayan mula sa kanilang kasalanan. Now, alam natin po mga kababayan, lahat tayo ay makasalanan. At kung inaamin natin na tayo makasalanan, isa tayo sa layunin ng Diyos na kanyang ipadala ang kanyang salita at nagkatawang tao upang tayo po ay kanyang iligtas. Iligtas ang kanyang bayan. Pero tignan nyo ang sabi po rito sa verse 23, sa Mateo, ang sabi rito sa 23, narito, magdadalang tao ang isang birhen at mga anak ng isang lalaki. Nakita natin, ito si Jesus. At ang pangalang itatawag nila sa kanya, itatawag ng mga tao sa kanya, ay Emmanuel. Ang pangalan niya talaga ay Jesus, pero tatawagin siya ng mga tao na Emmanuel. Ano po ibig sabihin ng Emmanuel? Ang ibig sabihin, kasama natin ang Diyos. God with us. Now, balikan natin sa ating teksto, ganito po ang pagkakasabi sa ating text kanina. Sa verse 14, ganito po ang pagkakasabi. At naging tao ang salita at tumahang kasama namin. Yung pong salitang tumahang kasama namin, yung po yung Emmanuel. God with us. God tabernacled in us. Siya po ay nanirahan sa atin. Siya ay sumasa atin. Si Jesus po ay sumasa atin upang iligtas ang kanyang mga tao. Now, siya po'y kapiling natin ngayon sapagkat ang buhay natin mula sa kanya at ang buhay na ito ay utang natin sa kanya. Kung alam natin ang pagkakalikha ng tao, maliban lang doon po sa tinatawag na yung turo ni Darwin na evolution, ang salita ng Diyos po ay tuwira nagsabi kung saan tayo nagmula. Ang sabi po sa banal na kasulatan sa Genesis chapter 2 verse 7, nang tao ay mula sa alabok, ito ay hinubog ng Diyos at ginawang tao. Pero nung siya'y maging tao, wala pong buhay. Kompleto na siya, pero walang buhay. Kaya ang Diyos, sa pamagitan ng kanyang kalooban at biyaya, inihinga ang buhay mula sa kanya sa ilong ng taong ito, kaya ang tao ay naging buhay na kaluluwa. Meaning to say, buhay na tao. Kaya ang tao po ay nakatatayo, nakakapagsalita, sapagkat yun ang ilaw na kaloob ng salita sa bawat tao. Kaya nga po, bawat tao, alam nating mayroong Diyos, sapagkat yung hininga natin ay mula sa Kanya. Wala pong taong hindi nakakilala sa Diyos. Even sa providence na sa general revelation na ang buong sansinukob nagsasalita na mayroong Diyos. Kaya lahat ng tao nakakita rito at alam nila na ang Diyos ay kapiling natin. Now, itong si Kristo, nakita nito ng mga alagad kung sino siya na kasama nila at sila nagpapatotoo. At mismong si Jesus din nagsabi, Revelation 19:13, nagsabi, siya'y nakasuot ng damit na inilubog sa dugo at ang kanyang pangalan ay tinatawag na ang salita ng Diyos. Si Jesus po mismo ang tinatawag na salita ng Diyos. Siya yung buhay na salita ng Diyos. At ang Biblia, ito po yung nakasulat na salita ng Diyos na naglalaman tungkol sa buhay na salita ng Diyos na walang iba kundi si Kristo. Pinutunayan din ito ni Pablo kung sino itong salita ng Diyos na ito. Colossians 1:17. Siya mismo ay una sa lahat ng mga bagay at ang lahat ng mga bagay ay nahahawakan sama-sama sa Kanya. Siya ang may control ng ating panahon, ng ating mundo. At mismong si Jesus, sa kanyang salita, sinabi niya sa John 17, verse 5, at ngayon, Ama, siya po'y nanalangin,
Luwalhatiin mo ako sa iyong harapan, sa kaluwalhatiang aking tinaglay, sa harapan mo, bago pa nagkaroon ng sanlibutan. Yung po sinabi kanina, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Kaya ang sabi ni, ang prayer ni Jesus, Ama, luwalhatiin mo ako, gaya ng luwalhating tinanggap ko sa inyo before the foundation of the world. Mismong si Jesus nagsasabi na siya po ang salita ng Diyos. Now, ang tanong po natin, ito ba'y nagkaroon na ng halaga sa inyo, ang salita ng Diyos? Nakita natin, ang salita ng Diyos ay Diyos, at ang salita ng Diyos, manlilikha, siya yung nagbigay sa atin ng buhay, at ang salita ng Diyos ay nagkatawang tao upang iligtas tayo sa ating kasalanan, sapagkat mayroon pong babala ang salita ng Diyos na mayroong kapahamakan apoy sa impyerno. Kaya ang tanong ko po sa inyo, mayroon na bang puwang sa puso ninyo na pakinggan ang salita ng Diyos at tanggapin ang salita ng Diyos na walang iba kundi si Jesucristo? Si Jesus po ang mabuting balita ng kaligtasan. Si Jesus ang buhay na salita na ngayon ay nasa langit at ibinigay sa atin ang nakasulat na salita upang ipakilala natin kung sino yung salita bago palikhain ng mundo at nagkatawang tao, at yan ay ang ating Panginoon. At ito ngayon ang ipinapangaral ng mga apostol, ipinapangaral ng mga ngaral saan mang lugar, maging ngayon. Ito po ang sabi ni Pablo sa 1 Corinthians 15 verse 1 to 2. Ito po yung good news. Si Jesucristo po ang good news, the living word, ang ating pong Savior sa ating mga kasalanan. Ang sabi ni Pablo, ngayon mga kapatid, ipinaalala ko sa inyo ang magandang balita. Ano po yung good news? Jesus Christ, the living word. Siya po yung good news na ipinangaral ko sa inyo, na inyo nang tinanggap, na siya naman ninyong pinaninindigan. Na sa pamamagitan nito, kayo ay ligtas kung matatag ninyo itong pangahawakan, malibang kayo'y sumampalataya ng walang kabuluhan. Kaya ang tanong ko po, may puwang ba sa puso ninyo si Kristo, ang salita ng Diyos, ang tagapagligtas? Kung tinanggap ninyo ang salitang ito at pinanghawakan, ay mayroon tayong kaligtasan. Ngunit kung hindi po natin binibigyan ng puwang sa ating puso ang salita ng Panginoon, ay mayroon po tayong kapahamakan na naghihintay. Ito po ang kanyang mensahe sa atin, mensahe ng Diyos, mensahe ng kaligtasan. Si Jesus ang kapangyarihan ng Diyos, na sino mang sa kanya'y sumampalataya ay hindi mapapahamak, bagkos magkaroon siya ng buhay na walang hanggan. Kaya mismong si Pablo, hindi niya ikinaihiya ang mabuting balitang ito, ang salita ng Diyos na buhay na ngayon ay nakasulat sa salitang nakasulat, walang iba kundi ang ibang ang Biblia, kung tawagin ito ay the good news of salvation, ang ebanghelyo, mabuting balita ng kaligtasan. Ang sabi nga ni Pablo sa Romans 1:16, sapagkat hindi ko ikinaihiya ang ebanghelyo, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, unay sa Hudyo at gayon din sa Griego. Ano po ibig sabihin ng unan sa Hudyo at una kalawa sa Griego? Ang ibig pong sabihin nun, wala pong itinatanging tao anuman ang iyong lahi, saan ka man nagmula, kung ikaw ay sasampalataya sa mabuting balitang ito, sa salita ng Diyos na ibinigay ng Diyos para maligtas ang tao, ikaw po ay maliligtas. At dahil kung ikay maliligtas, ito po ang sabi sa 17, sapagkat dito, sampo, sa kapangyarihan ng ebanghelyo, kung tatanggapin mo, ang katwiran ng Diyos ay nahahayag mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya gaya ng nasusulat, ngunit ang taong matuwid o tumanggap sa salita ng Panginoon ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Ito po ang kailangan natin, na tayo po ay magkaroon ng totoong pananampalataya sa salita ng Diyos. Sino ang salita ng Diyos na nagkatawang tao? Si Jesucristo. Sino si Kristo ang tagapagligtas? Saan? Sa kahirapan? Sa karamdaman? Hindi po, kundi sa kasalanan. Ang Diyos po ay may biyaya sa mga karamdaman. Mayroon siyang pagpapagaling sa ating pong kahirapan. Mayroon din po, pero ang totoong layunin at ang pinakamalaking problema ng tao ay ang kasalanan. Hindi po ito mababayaran ng ating mabubuting gawa.
hindi na mababayaran ang kapahamakan ng ating kasalanan sa pamagitan ng ating pong kayamanan ni anumang reliyon, kundi sa pamamagitan lamang ng ating Panginoon. Siya lamang ang ibinigay ng Ama na pangalan sa silo ng langit upang maligtas ang sino mang sumampalataya sa Kanya. Kaya napakalaga po na tayo po'y makarinig ng salita ng Panginoon, sapagkat ito ang pag-ibig ng Ama. Gaya ng sinabi niya sa John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig niya sa ating lahat, sa buong sanlibutan, isinugo niya ang kanyang bugtong na anak na dating salita, ngayon nagkatawang tao, upang ang sino mang sa kanya'y sumampalataya ay hindi mapapahamak, bagkos magkaroon ng buhay na walang hanggan. Bakit po itong mensahe ng Ama? Sapagkat lahat po tayong tao, kung hindi po natin tatanggapin ang salita ng Diyos, tayo po'y mapapahamak. Kaya nga isinugo niya ang salita ng Diyos upang malaman natin mayroong kapahamakang naghihintay, at upang malaman din natin ang pag-ibig ng Diyos na may kaligtasan sa mga sumasampalataya, sino man sa atin. Kaya ngayong umaga, nawa, ito po ang panawagan. Magkaroon po ng puwang sa ating puso ang salita ng Diyos, si Jesucristo, upang tayo po'y magkaroon ng kaligtasan. Ang lahat ng ito'y dalangin at pasasalamat sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Salamat po sa inyong pakikinig. Awit tayo ulit. Ano ba yung alam niyo? Trust and obey. Trust and obey. Okay. Amen. Trust and obey. Let us just trust and obey the Lord. Mm-hmm. When we walk with the Lord in the light of His Word, what a glory He sheds on our way. While we do His good will, He abides with us still, and with all who will trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Not a shadow can rise, not a cloud in the skies, but His mark quickly drives it away. Not a doubt or a fear, not a sight nor a fear, can abide while we trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Not a burden we bear, not a sorrow we share, but our toil He doth richly repay. Not a grief nor a loss, not a frown or a cross, but it's blessed if we trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. But we never can prove that the light of His love until all on the altar we lay. For the favor He shows and the joy He bestows are for them who will trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy.
Then in fellowship sweet, we will sit at His feet, or we'll walk by His side in the way. What He says we will do, where He sends we will go. Never fear, only trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Good morning sa ating lahat. Give our life a good fight.